Hello? Ma'am? Ma'am, kailangan ko ng tulong nyo. We already know. It's all over the news, Christian. Ma'am, nandiyan ba si Dad? Pwede ko ba siya makausap? Hold on. It's your son. Hello, Dad. Naalala mo si Mr. Castro, yung mayari ng Villa Ildefonsa sa Quezon? Di ba, kumpare mo yun? Natatandaan ko kasi, Dad, na meron tayong pinasok na kasamahan ko dati sa Bilibid para magtrabaho para sa kanya. Siya kasi yung pinakamalapit dito sa Family Laguna. Baka pwede naman ako humingi ng tulong sa kanya. Hiramin ko lang sana yung air ambulance ng Villa Ildefonsa. Alam ko, Dad, medyo late na to, pero baka pwede mo naman siya tawagan. Hindi ko alam, Dad, kung ano yung nangyayari sa loob, pero sa tingin ko kailangan na nila dalhin si Vin sa Maynila. Kapag tinulungan ko ang mga Fontanilla, makikipaghiwalay ka na kay Grace. Dad! Yeah, you heard me, Christian. Yun ang kondisyon ko. At siguradong desperado na ngayon si Gabriel Fontanilla sa nangyayari sa anak niya. At ikaw lang makakatulong sa kanya. Ngayon, magdesisyon ka. Tutulungan ko sila. Pero hiwalayan mo na si Grace Fontanilla. Dad, hanggang ngayon naman ba, yan pa rin yung sasabihin niyo sa akin? It's your call, Christian. Dad, nag-usap na tayo tungkol dyan. Hindi niyo pa rin ba ako naiintindihan? Bakit nasa Family Laguna ang batang yan? Ngayon, sabihin mo sa akin kung mali ang hinala ko. Kaya siya nandyan para paimbestigan ka. Dahil naniniwala pa rin siya na ikaw ang kumidnap sa kanya. Dad, wala akong pakialam kung anong ginagawa ni Vince dito sa Laguna. Yung buhay niya ngayon yung nakataya. Huwag niyo naman gamitin to sa akin para ipitin ako. Hello, Dad? 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 Victor! To be